Pilipino po ang nagsama-sama kanina umaga para gunitain ang 26th na anibasaryo ng People Power One Revolution. At tinutukan niya ni JP Soriano. Nakikita nyo na rin siguro, nandiyan ba mga... Parang eksena noong 1986 ang nasaksihan sa People Power Monument kanina. Nabalot ng kulay dilaw ang bahaging ito ng EDSA nang magsaboy ng konfeti sa ere. Nagsigawan ng mga tao sa reenactment ng makasaysayang salubong ni Noy AFP Vice Chief of Staff at Hepe ng Philippine Constabulary Fidel Ramos at mga civilian group na pinungunahan naman ni dating Senator Butz Aquino at ni Noy Northern Police District Commander Alfredo Lim. Si Ramos at si Noy Defense Secretary Juan Ponce Enrile ang naging mitsa ng People Power Revolution nang ihayag nila ang pagtalikod sa rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pinangunahan ni Pangulong Aquino ang pagsusulat sa isang commitment wall ng kanyang Pledge of Commitment o mga gagawin para mapanatili ang diwa ng EDSA. Nasa selebrasyon din sina Vice President Jejo Marbinay, dating Pangulong Joseph Estrada at Senador Gringo Honasan, pati mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng gobyerno. 26 na taon mula na maganap ang unang People Power Revolution. Ayon sa Pangulo, gumaganda raw ang ating ekonomiya. Pero hindi pa raw tapos ang laban. Subalit, malaya na ba tayo sa gutom? Malaya na ba tayo sa kahirapan? Malaya na ba tayo sa mga tiwaling sadyang pinaglalaruan ang ating sistemang pangkatarungan? Ang Revolusyon sa EDSA ang nagsilbing lunsaran sa kung saan natin gustong tumuo bilang isang bayan. At hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin tapos ang revolusyon ito. Kalayaan mula sa gutom, kalayaan mula sa kahirapan, kalayaan sa kawalan ng pagkakataong umasenso, kalayaan mula sa kawalang katarungan. Ito ang ipinaglalaban natin ngayon. Maliwanag po, ang himala sa EDSA ay mapupunta sa wala kung hindi natin ito pagyayamanin at pakaiingatan. Di rin naiwasan ng Pangulo na magpasaring sa mga umano'y naglalaro sa timbangan ng katarungan. Kasalukuyang humaharap ang ating bansa sa isang sangandaan. Sa isang direksyon, ang masukal na daan kung saan hawak na may impluensya ang timbangan ng katarungan at ang mga nagpapasirko sa batas ang nakikinabang. Tandaan na po natin, nangyari ang martial law dahil matagal na nahimik ang mga Pilipino at nagawa na lamang nilang pumalang nang makita nilang lubhana ang naidudulot nitong pagdurusa sa ating bansa. Bago natapos ang programa, sabay-sabay nagkantahan ng mga tao na mga awiting gumugunita sa diwa ng EDSA. Sa uli, matagumpay na natapos ang selebrasyon ng 1986 EDSA People Power Revolution. Pero sa kabila ng kritisismo ng ilan, wala naman daw na bago sa ating bansa matapos ang panahong ito, muling paalala ng Pangulo, nakamit natin ang demokrasya dahil dito. JP Soriano, Nakatuto, 24 Oras.